Hello po sa lahat. Nice ko lang po i-share yung kalagayan ko dito at saka yung kalagayan ko, kalagayan ng pamilya ko sa Pilipinas. Actually, sobrang hirap dahil malayo ako sa aking pamilya. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na buntis yung asawa ko. Tapos nagka-problema pa dahil sa pandemya ang nangyayari ngayon. So ngayon, hirap kami dahil nasa kalagayan hindi maganda yung sitwasyon ng asawa ko. So, share ko lang po ito sa inyo dahil naging positive po sa COVID yung asawa ko. Tapos, sobrang hirap. Wala pong mag-aasikaso sa kanya. Hindi namin alam kung saan ang galing, kung bakit naging positive siya ng COVID na yun. Dahil siguro dito, lagi siyang nagpapa-check up. Kahit na hindi naman siya nagpa-public transport or ano, meron naman siyang service pag nag-check up siya. Pero hindi namin alam kung saan niya nakuha yung virus na yun. So sa ngayon, hirap kami kung although mas mahirap sa part ng asawa ko dahil yung isa pa naming anak, yung driver, yung pamilya niya, kinitest pa ngayon, baka kasi maging positibo din dahil yun yung mga kasama niya sa bahay. Ngayon, sobrang hirap sa part ng asawa ko dahil ang dami. Mga anak na siya. Ilang araw na lang mga anak siya. Tapos, wala pang hospital. Kasi nasa Visayas kami. So, ang hirap din ng hospital. Walang hospital na tatanggap sa kanya. So, nag-aantay kami kung anong hospital yung maaari niyang puntahan. Dahil, kung sabi, may tumatanggap isang hospital lang. So, si Ispa kasi yung misis ko. Ang hirap kasi sa sitwasyon niya, stress na siya. Tapos, ang daming iniisip. Napapraning siya. So, wala akong magagawa. Wala akong may tutulong sa asawa ko. Hindi ko man lang siya mayakap. Hindi ko man lang siya mapuntahan. Dahil sa hospital na pag-a-admitan niya rin daw, bawal yung bisita. Bawal lahat. Bawal daw lahat. Kaya nag-anap na lang kung sinong tutulong sa kanya. Kasi bawal eh, mag-iisa siya doon. Ang laking perwisyo. Wala akong magawa. Nandito pa ako sa Abdulge rin ako makauwi kagad. Kung uwi ako, hindi ko rin alam kung makakadiretso ako doon kasi makakwarantine pa ako ng 14 days sa Manila. Tapos hintayin ko pa rin pag-uwi ko ng probinsya. So, sobrang hirap ng sitwasyon. Tapos, wala eh. Down na down ngayon yung asawa ko. Baka maapektuhan din yung pangalawa naming anak. So, yung ginagawa ko na lang, positibo na lang palagi. Lagi ko na kinakausap yung asawa ko. Kahit na nasa trabaho ako,
time, kausapin siya para madamayan siya. Kasi wala din siyang kausap doon kung sakali. Tapos, wala, panata na lang ginagawa namin. Panalangin na lang. Nagtakda kami ng oras para manalangin. Siyempre, ang Diyos naman makakatulong sa lahat. Yun na lang ginagawa namin. Tapos, positibo lang. Lagi ko lang siyang sinasabihan na positive things. Ayokong sabihan, ayokong pakiramay, ayokong ipakita sa kanya na nahihirapan din ako, malungkot ako. Dapat positibo pa lang din. Kasi ang hirap eh. Hindi ko talaga alam kung ano rin gagawin ko. Kaya sa part ng asawa ko, lalo na rin ang saw-saw na rin at saw na rin. Kaya wala din akong masabihan ng ano ng nangyari ngayon sa asawa ko. Kasi kahit sa kanila, although nurse yung asawa ko, pero mahirap din sa sitwasyon niya. Tapos nung nalaman pa dun sa barangay nila, nag-chismis ka agad. So, parang sinabi na siya yung magdadala ng virus doon. Kaya, grabe. Hindi mo talaga alam kung anong mangyayari. Kahit na sobrang ingat ng asawa ko. Alam niya kung anong gagawin. Kasi frontliner din siya. Kaya sana maging maayos ang lahat. Magpo-post ko lang yung video na to pag okay ng lahat. Yun na lang siguro. Pero hanggat hindi ko na-post to, hindi pa ayos ako. Yun lang masasabi ko.